Suspect sa pagpatay sa isang ginang noong Linggo sa Taguig City, arestado na. Sa kasagsagan ng pag-aresto, ang suspect nahulihan pa ng isang explosive device. Si Jim Tejano sa balita. Arestadong isang 29-anyos na lalaki na kinilalang si alias Rashid. Makaraang ikasa ng Taguig City Police ang follow-up operation ukol sa nangyaring pamamaril sa biktimang si Rochelle Montoya. Una niyan, nangyari ang pagpatay sa biktima habang naglalakad sa Tawi-Tawi Street, Barangay Maharlika Village, Taguig City, noong Linggo ng gabi. Batay sa salaysay ng anak ng biktima sa pulisya, maniningil lang sana ng pautang ang biktima noong Linggo nang mangyari ang insidente. According dun sa anak niya, nagpaalam yung kanyang mother na maniningil lang po ng utang. Pero never niyang binanggit kung saan at yung ano. Then about December, sabi ng anak niya ay may binabanggit siyang pangalan, yung dato, Rashid, na alias Kuya. Yun lang naman po ang binabanggit nung nanay niya dun sa anak niya. Bakas pang man siya ng dugo ng biktima kung saan nangyari ang krimen. Sa tulong ng testigo, mas napabilis ang pagkakadakip sa suspect. Nakipagtulungan ho siya sa amin. At pumunta siya dun sa station at sinabi niya dun sa substation na, "Sir, nakita ko po nandyan lang po yung bumaril." Nung, kaya po dali-dali din naman nag-responde yung ating mga kasama po siya. Yung witness po saan kasama po siya, pagdating dun sa area, ay nandun pa. At saka, "Sir, yan po yan, tinuro niya." Itinatanggi ng akusado na hindi siya ang responsable sa pagpatay sa biktima. Subalit aminado siyang runner ng illegal na droga sa lugar. Hindi nagulat. Wala naman ako kasalanan eh. Nakuha kay alias Rashid ang isang explosive device o bomba. Depensa nito. Walang nahuli sa akin na ganun. Kasong murder ang isinampalaban kay alias Rashid. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapag, matapag. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.